Lumaking walang magulang itong si Maria. At sa paglaki niya ay palipat-lipat lang ito ng tirahan sa kanyang mga tiyahin at tiyuhin para doon ay magtrabaho para may makain. Dahil doon sa kanyang pinagdaanan ay naging matatag itong si Maria at nasanay na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ginawa niyang pumasok sa pagnenegosyo at nagtinda ito ng daing sa gilid-gilid ng daan para may pera siyang maitustos sa pang-araw-araw na pangangailangan nito. Sa ginawa nga nitong si Maria ay nagawa niyang kumita at nangyaring naging marami itong mga kaibigan. Ngunit isang gabi, habang pauwi na itong si Maria at naglalakad sa may madilim na porsyon ng daan, ay bigla na lang merong humatak sa kanya at dinala ito sa madilim na parte ng lugar na iyon. At doon ay pinagsamantalahan ito itong si Maria. Labis ang trauma na dinulot ng pangyayaring yon dito kay Maria. At maswerte lang siya dahil sa hindi kinitil ng lalaking yon ang buhay nito. Ilang linggong hindi nakapagtinda itong si Maria sanhi ng pangyayaring yon at natatakot na itong lumabas. Mabuti na lang at meron siyang nag-iisang matalik na kaibigan na si Jirena na ginawang suriin itong kanyang best friend na si Maria para tingnan kung kamusta na kaya ang kalagayan nito. Pagkarating pa lang nitong si Jirena nang tinutuluyan nitong si Maria ay agad siyang sinalubong nitong si Maria at hinagkan. "Maria, ba't ka umiiyak? At bakit hindi ka na nagtitinda? May nangyari ba?" sambit nitong si Jirena. Hindi matigil sa pag-iyak itong si Maria sa sandaling yon, hanggang sa ginawa niyang ikwento sa kanyang best friend ang masalimuot niyang pinagdaanan. Habang nagkukwento nga itong si Maria dito kay Jirena, ay hindi rin matigil sa pagtulo ang luha nitong si Jirena. Simula nga sa araw na yon, ay ginawa ng alalayan nitong si Jirena ang best friend nito. Lalo pat, bumunga ang kawalang hiyang ginawa ng taong yon dito kay Maria. Sa una, ay hindi matanggap-tanggap nitong si Maria ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Salamat na lang sa tulong at pagtatsaga nitong si Jirena, kung kaya't nalinawan at nakapag-move on itong si Maria at nagawang tanggapin ang batang walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Ginawang bumawi nitong si Maria at ginawang alagaan ang pinagbubuntis nito hanggang sa dumating na nga ang araw na nanganak na itong si Maria ng isang sanggol na babae. At pagdating nga ng sanggol na yon sa kanyang buhay ay nagkaroon ng kulay ang buhay nitong si Maria at ginawa nilang dalawa nitong si Jirena na palakihin ang batang yon. Ginawang bumalik nitong si Maria sa paglalako ng daing at ginawa niyang magsipag at magtiyaga para sa anak nito dahil sa gusto niyang ibigay sa anak niya ang buhay na sa kanya nooy pinagkait. Ilang taon din ang lumipas. Mahilig ka bang pumusta? Mapa-boxing? Volleyball? NBA? O PBA? O anumang sports yan, may magandang balita ako para sa iyo. Gusto kong ipakilala sa iyo ang the best at legit na betting site na 1xBet. Alam niyo bang, pagka-register niyo pa lang dito sa 1xBet, ay makakakuha na agad kayo ng up to 7,000 pesos na bonus? Wow, di ba? O ano pang hinihintay mo? Tara na at pinutin na ang link na inilagay ko sa comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa aking screen. Let's go, mga ka-1xBet! Hanggang sa nagdalaga na nga itong anak ni Maria na si Yesha. Ngunit nalungkot lang itong si Maria nang mapansin niya sa kanyang anak na si Yesha na umiiba ang pag-uugali nito. At ginagawa na nitong si Yesha
na magsinungaling sa kanyang ina para lang makasama ang kanyang mga barkada. Dahil sa hindi maganda ang impluensya ng kanyang barkada dito kay Yesha, kung kaya't nagsimula nang tumigas ang ulo nito. Isang araw nga, habang naglalakad itong si Yesha kasama ng mga barkada nito, ay nasilayan siya nitong si Maria. At nang lalapit na sana itong si Maria sa anak nito para batiin, ay bigla na lang umiwas itong si Yesha at hindi pinansin ang kanyang ina. Masakit man iyon dito kay Maria, ay ginawa niya pa ring intindihin ang anak nito. Dahil sa naisip niyang baka ayaw ng anak niyang malaman ng kanyang mga kaklase ang uri ng trabaho ng kanyang ina. Kinagabihan niya sa kanilang tahanan, ay hindi makatitig sa kanyang ina itong si Yesha dahil sa kanyang nagawa. Ngunit ginawa pa ring ipawalang bahala iyon nitong si Maria dahil sa ayaw niyang saktan o masaktan ang damdamin ng anak nito. Kung kaya't ginawa na lang ikubli nitong si Maria ang sakit na nararamdaman nito, alang-alang sa nag-iisa niyang anak. Sa mga araw na dumaan, ay patuloy na pinaramdam nito si Maria ang pagmamahal at pag-iintindi sa anak nitong si Yesha. Hanggang isang araw, lingid sa kaalaman nitong si Yesha, na alam na pala ng kanyang mga tinuring na kaibigan na ina niya itong si Maria, at gumawa ng plano ang mga barkada nito para ipahiya itong si Yesha sa harap ng mga tao. Ginawa nilang magkayayaan na pumunta ng bayan para doon ay magikot-ikot sa tindahan. Sumama naman itong si Yesha sa mga kaibigan nito dahil sa wala naman siyang kaalam-alam sa kanilang plano. Nang dumating na nga ang mga ito doon sa tindahan, ay agad silang nagikot-ikot hanggang sa bumungad sa kanilang harapan itong si Maria na nagtitinda ng daing. Nang masilayan nga nitong si Yesha ang kanyang ina, ay natahimik ito at hindi nakapagsalita. Nang maya-maya'y nagsalita ang isa sa kaklase nito na si Hazel. "Ikaw Yesha, kilala mo ba yung amoy daing na ale? Bakit para yatang natahimik ka dyan?" sambit nitong si Hazel. "Oy Yesha, ba't natahimik ka dyan? Huwag mong sabihing kilala mo yung matandang yan," sambit pa nitong si Daisy. Dahil sa mga sinabi ng dalawa niyang kaibigan, ay napatugon na itong si Yesha. "Hindi ko kilala yan, no? Ano ba akala niyo sa akin? Anak lang ng nagibinta ng daing, ang chip. Tara na nga, tumalis na tayo dito sa mabahong lugar na to, at baka dapuan pa tayo dito ng kung anong sakit," seryosong sambit nitong si Yesha. Napayoko lang itong si Maria sa sandaling yon at pinipigilan na umagos ang kanyang luha sa harap ng anak nito. Naharap-harapan siyang pinahiya sa kanyang mga barkada at mga taong nakikinig sa mga oras na yon. Nang nakaalis na nga itong si Yesha at ang mga barkada niya'y doon na binuhos nitong si Maria ang luha nito at umiyak siya ng todo dahil sa sakit ng kanyang nadarama sa mga oras na iyon. Kinagabihan, mag-aalas 10 na nang dumating itong si Yesha sa kanilang tahanan at dahil sa pagod niya'y agad na itong pumasok sa kanyang kwarto at natulog. Kinaumagahan nga'y nagtaka itong si Yesha kung bakit hindi na niya nakikita ang kanyang ina. At dahil sa inakala niyang nagdadamdam lang ang kanyang ina sa kanyang nagawa, kung kaya't ipinawalang bahala lang iyon nitong si Yesha. Hanggang sa nagulat na lang itong si Yesha sa kanyang nalaman, galing mismo sa bunganga ng kanyang tiyahin na si Jirena. "Yesha, wala na ang nanay Maria mo. Kahapon ay iyak ng iyak siya sa ginawa mo sa kanya. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang nadarama, ay inatake siya sa kanyang sakit sa puso. At ngayon ay wala na siya, Yesha," umiiyak na sambit nitong si Jirena. Laking gulat nitong si Yesha sa kanyang narinig at naupo na lang siya dahil sa biglang nanghina ang kanyang katawan sanhi ng kanyang nalaman. At sa puntong yon ay iyak ng iyak itong si Yesha
at nagsisi sa kanyang nagawa. Sa katunayan niya, niya siya ay kahit na nasa bingit na siya ng kanyang buhay, ay ikaw pa rin ang nasa isipan niya at kapakanan mo pa rin ang kanyang iniisip, dagdag pa nitong si Jirena. Doon na sa puntong yon, itong si Yesha na tauhan at naiyak ng lubusan at nagsisi sa kanyang mga nagawa. Sa araw-araw ay ginawang bumisita nitong si Yesha sa puntod ng kanyang ina at doon ay palagi nitong hinihingi sa kanyang ina ang pagpapatawad nito. Mga ka-explorers, huwag nating ipagpalit sa ating mga barkada ang ating sariling magulang. Dahil sa huli, ay magulang mo pa rin ang iyong lalapitan at kakapitan. At yung mga tinuturing mong barkada ay ikaw ay tatalikuran.